Hi guys, it's me again, Maricel Montimayor Channel. So our topic for today is how to set the primary payment of AdSense. Okay, so before may video ako kung paano tayo kukuha ng ATM card. Okay, so before may video ako kung paano tayo kukuha ng ATM card for international remittance sa AdSense. So, good news po sa akin kasi na-approve ako ni BDO. Okay, so kung gusto niyo malaman kung ano yung mga requirements, please watch my previous video about the requirements of ATM sa BDO. Okay, so today, ipapakita ko po sa inyo kung paano iset ang primary payment natin sa AdSense. So, since may mga requirements na ako na kailangan na needed doon na i-fill in sa form ni AdSense. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so I'm back. Nandito na tayo sa aking screen recorder. So, una natin i-check doon sa Google AdSense. Login lang kayo sa inyong account sa AdSense. So, ayan siya. So, ipapakita ko lang sa inyo dito sa home. So, makikita nyo dito, may estimated earnings. Ayun, nakikita nyo na siya, balance. Tapos, dito, sa left side, makikita nyo may tatlong line. So, i-click nyo lang. Tapos, scroll down, click payments. Ayan siya. So, manage payment methods. Click nyo lang, manage payment methods. Tapos, add payment method. Ayan siya. So, dito guys, makikita nyo may dalawang pagpipilian kayo. Add a payment method. So, first, add new wire transfer details. So, yan yung ATM. Tapos, dito sa pangalawa, add new check details. So, kung gusto nyo ma-receive na naka-check it, so, i-click nyo lang ang circle. Tapos, ang gusto ko kasi is itong add new wire transfer kasi approve na po ako sa video. So, i-click lang natin. Ayan siya. So, pag-i-click natin ang lalabas, to receive payouts by wire transfer, contact your bank for exchange rates and fees. Bank account must be located in the Philippines and in US dollar currency. Okay, so dito, sa beneficiary ID, so optional siya. So, pwede nyo na hindi na siya lagyan na, hindi nyo na siya i-fill in. So, dito sa name of the bank account, so ang ilagay nyo sa name of the bank account is kung ano yung nakalagay sa, ano nyo, sa account nyo, doon sa BDO, or sa inyong bank. So, yun yung ilagay nyo talaga dito. For example, sa akin is Maricel Pacon Montimayor. So, ang ilagay ko dito is Maricel Pacon Montimayor talaga. So, huwag nyong kulangan. Okay, so sa bank name, so ang kinuha ko kasi is BDO. So, ang bank name nila is BDO Unibank INC. Okay, so Swift BIC. So, ang Swift BIC, ipapakita ko sa inyo kung ano yung Swift BIC. So, just wait a moment, guys. So, ito yung Swift BIC, guys. Na after nyo makuha ang card, ibibigay nila ni teller. Ayan siya. So, BNORPHMM. So, ilagay niyo siya dito sa Swift BIC. Tapos, account number. Double check niyo talaga before kayo mag-click ng save sa account number ninyo. Tapos, i-retype niyo dito ang account number. Tapos, ito, i-leave niyo lang itong intermediary bank and FFC or FBO. So, kasi, hindi kasi kailangan yan kasi ang mapuproduce lang talaga ni BDO is ito lang Swift code. Ayan siya. So, once na-fill in nyo na yung kailangan dito, so, i-click nyo lang ang box, set as primary payment method, then click save. So, after nyo maklik ang save, so, ipapakita ko sa inyo ang kinalabasan niya. Kasi,
nag-ano na kasi ako, nakaset na kasi. Ayan siya. So, wire transfer to bank account. So, automatic na, nandito na ang aking primary payment. So, soon if my ano na naman ako, dollar, nakaabot na naman ako ng $100, so automatic, ihuhulog ni, itatransfer ni AdSense sa akin through, ano na siya, BDO, sa aking BDO account. Hindi na siya sa Western Union kasi nakaset na siya as primary. Okay, so I hope guys na makakatulong ito sa inyo. Napakadali lang po mag-set ng primary as long as may mga requirements na kayo or may mga details na kayo na need na input dito. Okay, so thank you.